Friday, B-Fam! Nakabakasyon na ba ang lahat? So habang nag-a-unwind kayo, samahan niyo muna akong mag-reflect at balikan ang mga unforgettable moments natin dito sa PRGY. This is your beauty queen, V-Cata, Kiara Gregorio, here on The Place to Be. Be happy, be you, PRGY. Hindi na dapat tayo nagdadalawang isip kung kailan tayo magkakaroon ng break. So, B-Fam, if you think na deserve mo na yung break na yan, i-go mo na yan. Pero minsan, knowing what right kind of break to take can be challenging. Kasi ang dami nating pagpipilian, di ba? There's social media break, which can also help us to be more present, setting limits on how much time we spend on certain apps or social media apps, more specifically, is a way of enforcing our breaks. I know, guilty ako dyan. Pero there's also meditation breaks, mindfulness activities like taking deep breaths or even just tuning into your emotions can help us relax. It helps you find stress relief, di ba nga? And lastly, we also have nature breaks. So step outside, feel the fresh air, and feel the sun because it's always nice to move away from your regular space and look at new things. And in that way, our focus recharges for when we return to work. Tulad na lang nitong isa nating global Pinoy na si Mark Ibarra na shinare ang mga kanyang travels around the world. Let us hear it from Mark mismo para sa ating first Best of Saucy. Dito nga sa BRGY, we love playing games also. So, meron tayo ulit isa pang activity para sa iyo. So, we're going to play a very, very simple lang naman na quiz bee. So, magbibigay ako ng clue about a specific country. And you just have to answer the right country it describes. So, game ba tayo, G? Alright, game na game tayo. So, ito yung first clue sa first country natin. This country is famous for its romantic tropical beaches, its over 150 volcanoes, and historical temples. Ayan, Bali. Bali, Indonesia. Bali. Yes, tama-tama. Sorry, Indonesia. Yan, sobrang lapit lang din sa ano, sa Singapore once again. Pero eto nga, you visited Indonesia nga daw, and you do not just explore the culture and the places, kasi you also tried free diving sa Bali pa mismo. So, kamusta na may experience sa ano, yung dagat sa Bali versus sa dagat dito sa Pinas? Para sa akin ha, mas maganda yung dagat ng Pilipinas. So, maganda talaga yung dagat ng Pinas. Kaya lang, foreigners yung nakaka-enjoy nun. Pero sana ma-enjoy din ng mga Pilipino kung anong meron tayo. Pero I wanna ask kasi, nag-Bali ka ba, for example, yung trip mo na yon? Nag-Bali ka ba for free diving or nag-Bali ka for other reasons? Tapos nagkataon lang din na may free diving din? Free diving festival siya. Tapos, nag-side trip na lang kami sa ibang, land tour. Yun. Siyempre, for the Pinoys watching us right now, naku-curious sigurado, ano nga ba yung best spots here in the Philippines para mag-free dive? Kasi we kept on mentioning Batangas. So baka may ibang locations pa na mare-recommend mo. Panglao, Bohol. Sobrang clear ng water. Yung visibility, sobrang amazing. Daming may ma-o-offer din lang sardines, ganyan. Pero yun yung first word natin. Now naman, let's move to our next item natin. So this country naman is famous for its mountains, clocks, and its food, especially cheese and chocolate. Switzerland. Sana all. Kailangan ng Switzerland. Last year. Ba to sa ano? Sa mga dream destinations mo. If meron kang top 3, for example, na destinations, ano yung mga yun? Ano? Switzerland talaga. Parang, sinasabi nga nila eh, na parang kapag mag-Europe trip ka, ihuli mo yung Switzerland. Kasi pag pumasok ka ng Switzerland, baka hindi mo na ma-appreciate yung ibang lugar. Matagal mo bang ano? Matagal mo na pinaplano yung Switzerland mo? Or parang, ano, biglaan lang din for you? Nagkaayaan, tapos, ayun, nag-file ng leave,
nag-apply ng visa. Pero ito, we did two countries already. Check naman natin yung third one natin. So, it is the second smallest continent in the world. Europe, yes. Yan, Europe naman natin pag-uusapan for today. And you also kasi went to, yung Europe trip mo, no? So, aside from Switzerland, ano pa yung mga countries na pinuntahan mo na feeling mo gusto mo rin talagang balikan sa Europe naman? Italy, Spain. Spain. Ano ba yung sikat sa ano? Sa Italy or sa Spain when it comes to tourist attractions or food? Yung tumatak talaga sa kalo. Sobrang mas mura siya. Kumbaga, reasonable na yung price niya. Alam mo yun, parang 5 euros parang makapag-enjoy ka na ng masarap na wine. As in, masarap na yung wine. Tapos, yung pizza nila nakakatuwa kasi parang sa ating mga Pinoy, parang pag kumain tayo ng pizza, parang share tayo sa isang ano, sa isang serving. Sa kanila, per person. Italy is also one of the dream destinations nga ng nakararami sa ating mga Pinoy also. Pero now, no, siyempre, I want to ask you, how do you make the most? Kasi parang from all the kwento na share mo na dito, no, parang na-realize ko, sobrang free na tao ka. Parang on a weekend, gusto mo lumalabas. You like traveling, doing other different activities also. How do you make the most of the freedom you get from these adventures? Isang best ka lang, magubuhay sa mundo. Parang make the best out of it na. Alam mo yun, pero wag mo naman pabayaan yung future mo. So mag-sayin ka rin. Kung may pang-invest, mag-invest. Siguro, again, it's all about tamang budgeting din all at the same time. For sure, kailangan natin sundin muna yung needs natin, some of our wants, help out our family, pero sana magtabi rin tayo for ourselves and leisure talagang travel also. Kasi ito yung mga moments na nafe-feel mong buhay na buhay ka eh. Yung ramdam-daram mong tao ka rin as well. So ito, quick advice naman. Go, see. Parang, alam mo yun, pag nasa isang lugar ka or nasa, halimbawa, for me, nung nasa Switzerland, parang, ang sarap lang maging grateful na experience mo yung ganong klaseng experience na parang, kaya pala talaga. For me, nung pag nagtatravel ako, mas sinisipag ako pag-uwi. Parang okay, work po tayo para naman may pang-travel tayo ulit for the next destination pa. Oh, ayan, B-Fam, nakita ko nyo naman. I love how Mark reminds us that being able to travel is something to appreciate and also do responsibly. So Mark continues to explore the hidden beauties of the world. So just recently, he visited Thailand and experienced the Coldplay concert in Bangkok. Parang naka-only break yata si Mark, ha? Sana all! So safe travels at nakaabang lang kami lagi sa mga adventure mo, Mark! Up next, let us hear it from our Global Pinoy from Washington, D.C. kung ano nga ba ang next best steps once we're done taking a break. VRGY will be right back. Oh, la, 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 la.